Honda CR-V push start installation with remote start. So key fobs natin, dalawang piraso. Yan, may lagay na lang susi dito. Actually, may key plates ito nakasama, papaduplicate nyo lang. Okay, sa mga naka-Honda. So, remote start natin, kahit malayo kayo, pwede. So, to remote start, hold nyo lang lock button hanggang sa mag-start siya. Kahit malayo, pwede. Yan. Okay? So, kagandahan sa system natin, kapag nag-remote start kayo, nakalaklat ang pinto. Wala makakapasok dyan kundi yung owner. So, ganun siya ka-safe. Okay? May ibang system kasi na kapag lumapit kayo sa kotse nyo, kahit naka-on ang kotse, eh mag-auto unlock. So, para sa amin, unsafe yon guys. Okay? So, para makapasok yung owner, unlock muna siya. Okay? Let's say, for example, hindi nag-unlock yung owner, may force entry na nangyari, may magnanakaw, binasag yung salamin, in-unlock dito, or mag-try siya mag-change gear, ang mangyayari, mamamatay yung kotse. So, pakita ko lang sa inyo. Yan. Patay ang kotse. Okay? So, ganun siya ka-safe, guys. Tapos, pakita ko naman si push start button. So, yan po si push start button. Kapag nakalock, walang ilaw. Pag naka-unlock lang siya, may ilaw. So, kapag nakalock yung kotse nyo, hindi siya kakain ng baterya ng kotse nyo. Okay? So, automatic transmission, dapat lagi kayo nakapark tsaka handbrake. Kapag nakadrive kayo, tapos nakababa ang handbrake nyo, hindi siya mag-engage. So, ganun siya ka-safe. Okay? So, to start, apak lang sa preno, isang pindot, start na yung kotse. Okay? Let's say, for example, yung driver or may bata rito sa harap, aksidente na pindot yung push start, hindi siya mamamatay. Hindi siya kagaya ng ibang original na push start na pag aksidente mo na mapindot eh, mamamatay. So, ito hindi siya mamamatay. Okay? So, ganun siya ka-safe. Tapos, even naka-start yung kotse mo, pwede ka pa rin mag-lock, unlock sa remote. So, pag may bibiling ka lang sa labas, pwede mong iwan yung kotse mo, basta i-lock mo lang. Okay? Tapos, may feature dito na kapag in-start mo ang kotse mo, tumapa ka sa preno, auto-lock lahat ng pinto mo. Pag pinatay, apak lang sa preno, patay na yung engine, isang pindot sa push start. Tapos mag-auto, unlock na rin yung mga doors mo. Tapos may passive entry din tayo na kapag lumayo kayo sa kotse nyo, auto-lock. Pag lumapit, auto-unlock. Okay, passive entry yung tawag dun guys. Nag-work lang siya kapag patay yung engine. For security reason, kapag naka-on ang engine, you have to manually press lock-unlock para makapasok ka or makamailock mo yung pinto mo. Okay, so ganun lang siya kasimple gamitin. Okay, so sa mga nagtatanong, pwede bang antayin mo na mawala yung mga indicator sa dashboard or dun sa cluster bago i-start yung kotse? Pwede pa rin naman guys. So, unang pindot, accessories. Kagana na yung mga stereo, mga accessories nyo. Pangalawang pindot, on. Bubukas yung cluster, antayin nyo na mawala yung mga kung ano nung bang inaantay nyo. Yung mga airbag, antayin natin mawala. Tapos tsaka kayo tumapak sa preno, isang pindot. Yan, start. Okay, pwede rin yun guys. So, depende sa inyo. Okay, kanya-kanya tayong opinion at bahala na kayo kung ano susundin nyo. Okay, ganun lang kasimple ang buhay. Okay, so, let's say for example, nalobot yung remote. Paano na ang gagawin? So, dito sa Gavin, tinuturuan namin lahat ng clients namin na kahit papaano magbaon ng batteries ng remote. So, CR2032 ang battery nito. Kahit 1 to 2 batteries, magbaon kayo sa lagayin nyo ng files. Para if ever ito naman yung malobat, eh mapalitan nyo real time. Okay? Para hindi nyo na ipakuha yung isang remote. Okay? Kasi baka mamaya malayo kayo, hindi nyo maipadala o kakain pa ng oras. Okay? So, bahala kayo kung anong gusto nyong gawin. Basta mahalaga, may baon kayong dalawang battery dun sa lagayin nyo ng files. Okay? So, ito may kasama ng key plates to. Papaduplicate nyo na lang. So, para sa inyong susi, para in case yung battery ng kotse nyo yung malobat, eh makapasok kayo sa loob, mabuksan nyo yung hood, makaantay kayo ng rescue. Okay, so ganun lang kasimple guys. For more info, PM nyo kami sa Facebook page namin, follow nyo kami sa TikTok, sa Instagram, tsaka subscribe din kayo sa YouTube channel namin guys. Okay, so yun guys, for more info, PM lang. Thanks so much and have a nice day.